say hello, good morning. This is Jerzel Torres, ating YouTube channel. At ngayon, magandang umaga sa inyo lahat. And eto, pagigising ko lang, nag-gumawa ako ng kape and pumunta ako sa may rooftop kung saan kinikiba yung magiging coffee bar namin. Wala lang, just want to, ano, yung parang tagal-tagal ko nang hindi nakakalangkap ng hangin kahit medyo mainit. It's okay. Kala lang, dinala ko na yung aking kape. And biscuit. And cookies natin. And alam mo yun, dahil tatatlong buwan na tayo niya dito sa Jeddah, sa 19, medyo nakakamiss yung klima na kailangan mong lumabas. And kasi halos nasa kwarto ka lang, pag pumasok ka naman ng trabaho, punta ka lang ng sa ilalim, sa first floor, then pagkatapos mo magtrabaho, balik ka ulit sa taas, sa fifth floor, saan kami nag-i-stay. And kapag ganun lang lagi yung routine, and kung hindi ka naman magiging abala at hindi ka manonood ng mga favorito mong YouTube channel na YouTube, hindi lilipas yung araw mo na alam mo yun, mabuboring ka. It's been a while na hindi rin ako nakakalabas with friends kasi there's something nasa alam mo na. And kaya yon, umiikot yung araw namin mga OFW hindi sa bahay. Yung mga iba nakakalabas is because matagal na sila dito. And yun lang, nakakamiss yung lumabas ka kasi sa Pilipinas ginagawa natin yun na lumabas everyday, maghihalubilo. Dito hindi masyado kasi pili lang yung mga tao na makakas na lang mukha mo. And dahil ako, bago ako dito sa Saudi, hindi ko pa ganun gamay ang mga ano dito, ano ba yan, mga tao. And especially siyempre mga halos mga makakasalubong mukha mo dito, mga karabo. And not man na na-encounter ko dito, it's okay. Pati mga customer ko, it's okay na mag-ipag-discussion ka rin sa kanila. Nakakatuwa na minsan paanohan mo na sila yung mag-a-adjust kasi hindi ka, dahil bago pa lang kami dito sa Saudi, nag-a-adjust sila na mag-English dahil English ang sinasambit mong mga lingwahe. And siyempre, hindi ka naman pwede maging mag-Pilipino kasi lalo nilang hindi maintindihan. And sila yung nakakatawa na iniisip nila kung ano yung ibabalik nilang sagot sa'yo. Ganun sila. And siguro hindi naman lahat na mga Arabo is pangit ang ugali. Or may mga iilan siguro, pero mga na-encounter ko naman, medyo stricto lang sila na tingnan. Pero may mga iilan talaga na stricto. Hindi natin may iwasan yun kasi ganun yung ano nila. Pero may mga mabayad, may mga hindi. May mga depende sa level ng mga ano siguro, mga Arabo dito. Okay kami dito. And hindi ko alam kung kailan kami makakalabas ulit. Nakakamiss kasing lumabas. And
kahit makipag-banting lang sa mga ibang OFW, na may mga ilan naman na naging katrabaho ko sa Pilipinas na nandito rin sila sa Jeddah kung saan ako nagtatrabaho. Kaso, medyo malalayo sila na malalayo rin sila dito. And sana pag medyo matagal na makasalamuha ko din sila ulit. And siyempre iba pa rin talaga yung nasa Pilipinas ka. Yun nga lang, magtitiis ka pag nandito ka sa ibang bansa. And if ever na malungkot ka, yun, lagi ka lang magpipray. Lagi ka lang basta yung focus mo, trabaho, mga pamilya mo sa Pilipinas. And lagi ka magdadasal. It's because yun yung magiging strength mo para magiging malakas ka pagdating dito sa pagdating dito dahil naka-abroad tayo and lakasan ng loob syempre. And siguro matutunan mong yakapin yung mga kultura nila dito. It's because wala namang masama kung ano, respeto kasi yun bilang OFW na yakapin mo yung kultura nila. Dahil siyempre tayo na mga Pilipino, hindi naman tayo ganun kaya nating mag-adjust. Siyempre, alam mo na. Ngayon, kaya pa ng layunin sa buhay kasi kailangan pag OFW ka iniisip mo yung mga pamilya mo sa Pinas na tsaka kailangan mong mag-ipon bilang OFW, kailangan mong mag-ipon. It's because hindi naman for life nandito ka sa abroad and iniisip mo kung ano yung mga layunin mo nung umalis ka ng Pilipinas. It's because kailangan nung umangat ng kaunti dun sa nararanasan mong hirap sa Pilipinas. Nakakalungkot lang kasi within 24 months, dalawang taon na wala ka sa Pilipinas, marami kang mamimiss, marami kang mga moments na nakakaligtaan sa Pilipinas. It's because na ako, hindi ko may tatanggi na nalilungkot ako pag naiisip ko sila. Mahirap talaga, mahirap yung nandito ka sa ibang bansa, ako sa layo-layo nila. Wala na. Walang nagiging emotional kasi ako. Actually, emotional talaga ako. Yun yung mga bagay na yung sobrang mamimiss mo yung pamilya mo sa Pilipinas. It's because may mga sinasacrifice tayo na mga bagay. It's because may dahilan naman kung bakit nagsasacrifice pa bilang pamilya, kapamilya nila. Yun nga lang, maging mahigpit ka sa pera, hindi naman sa pagiging madamot. Kasi minsan, wala ka naman ibang pagkukunan kung hindi ka maghihigpit at hindi ka mag-iipon ng para sa sarili mo at para sa pamilya mo. And hindi lahat ng nagiging OFW ay ganun karami ang pera na naiuwi sa Pilipinas. Ang nagiging dito is parang
yung gastos kasi mahirap ang gastos sa Pilipinas. It's because mahal ang mga bilihin. At lalo na ngayon, lalong tumataas ang mga bilihin. Kaya kami dito na mga OFW, siguro hindi rin natin naiiwasan na nagiging mahigpit tayo sa mga pera. It's na, kasi naanohan natin na napakahirap kitain ng pera. Sa Pilipinas, ang hirap ng kitain ng pera. Dito naman, mahirap kitain ng pera kahit na medyo malaki. Mahirap, it's because malayo ka, nagsasakripisyo ka, at tinitiis mo yung mga sad moments na nararamdaman mo. Kasi nga, pag nasa Pilipinas ka, ang daming bonding, ang daming mga moments na nakakatuwa, nakakalungkot. Pero parte yun ng mga pamilya. Yan nga lang, ikaw na hiwalay ka. Sila na nai-enjoy nila yung mga moments doon sa Philippines. Ayun, so guys, wala lang, nai-share ko lang habang nandito ko. And maya-maya guys, papasok na tayo at mag-prepare na tayo. And abangan nyo sa susunod na video ko, mag home tour na tayo. Hindi ko kayo na home tour kasi minsan tinatamad ako, hindi ko alam. Or siguro dahil hindi pa nakaprepare yung room namin, medyo marumi minsan. Pero hindi naman ganun karumi, pero okay lang naman. Kala lang, minsan tinatamad lang talaga ako. And sa susunod, ituturo na namin kayo or ituturo ko kayo sa room kung saan kami nag-stay. At yun yung accommodation namin dito sa Jeddah. Ayun, maraming salamat guys, mga Marcy. At patuloy niyo po akong subaybayan sa mga YouTube channel, YouTube na i-upload ko. Ayun, mali-mali. And don't forget to like, share, comment, and subscribe to my channel and click the button notification para lagi kayong updated sa aking mga video na i-upload. Ayun, maraming salamat guys. Thank you for watching. Bye!